Hi guys, this is Maurice. Today is a Good Friday and samahin niyo ako, mag-hiking po tayo dito sa MacRitchie Reservoir, Singapore. So makikita po natin na napakaganda ng view. Kahit na ganyan gloomy, siguro dahil Good Friday. Anyway, bibigyan ko po kayo ng tips kung ano ang magandang dalhin pag pupunta po kayo sa ganitong mga hiking area at marami pong mga wild animals na makikita natin. Dito po, ang napakarami po dito is unggoy. So, wag po tayo magdadala ng mga pagkain kasi hahabulin tayo ng mga unggoy. And then, we need to wear some comfy clothes like sports clothes and rubber shoes. Kasi kung pupunta tayo dito naka-sandals or naka-heels, hindi po maganda. Mahihirapan din po tayo. So ayan po, ipapashare ko kayo and then sana magustuhan nyo yung makikita nyo. Medyo mahaba-haba po ito pero konti lang ang kinuha ko na videos. So naglakad kami dito is around 5 to 6 hours. Yan po, napaka ganda. So ganito po yung ginagawa namin pag wala kaming trabaho. Nag-a-adventure po kami sa iba't ibang places dito sa Singapore, especially nung pandemic po. So more on hiking kami ng mga friends ko. So makikita nyo naman po na napaka ganda. At kung gusto natin na ng tahimik na lugar na malayo sa city, so dito po tayo pumunta just to relax and to chill po. So ayan po siya. So sobrang linis po ng paligid kahit nandito tayo sa kagubatan. Isa po ito sa pinakamalawak na park dito sa Singapore. Maaga kaming pumunta rito around 7 a.m. in the morning kasi expected namin na medyo crowded ang lugar na ito kasi karamihan kasi ng mga tao dito mga kababayan po natin, so nag-hike din sila, parang yun po, just to celebrate nga po ng Good Friday. So malayo-layo itong lalakarin natin, actually more on kagubatan and secluded area. Dito po sa lobby, wala pong signal. Kaya some part of this places wala pong signal. Especially kapag ang gamit natin is data lang, talagang wala pong signal. So makikita nyo naman po parang nasa Pilipinas lang. Sobrang kagubatan look talaga siya. Pero dito, sobrang nakaka-relax. Especially ako, I'm adventurous and I'm nature lover. So, yun po. Sa akin, okay yung mga ganitong place na pinapasyalan. Kasi nakakatanggal ng stress. And then, sobrang refreshing sa loob kasi malamig ang simoy ng mga hangin. Kasi nga nandito tayo sa ikagubatan. Hindi ko rin expected na marami akong taong makakita dito. Marami kaming makikitang mga tao na nag-hike din. Iba't ibang nationalities. So, nakakatuwa din. At least kahit na ganito po, sineselebrate din nila ang Holy Week. Pwede din po tayong tumakbo dito. Kaso, magsuot lang talaga tayo ng mga comfy shoes kasi dito kasi pag umuulan, napakadulas po talaga. Sobrang dulas. So, yan po. Meron po dyan, yung inaapakan po natin yan is a boardwalk. So ano siya, safe siya, and then may madadaanan tayo isang pamilyang unggoy. Yan po. So nakikita na yung dalawang napakaraming unggoy dito. Kaya nga, gaya na sabi ko kanina, huwag po tayo magdadala ng mga pagkain kasi pag naamoy ng unggoy yan, hahabulin po tayo. So just bring some tubig po, and then if you want to bring some snack like granola o kaya chocolate, especially pagka ganitong area pupuntahan natin, just remove the plastic and then i-wrap na lang natin siya sa some tissues, ganun. Kasi pag may narinig ang mga unggoy ng mga plastic, talagang hahabulin po tayo. So ayan po yung nasa paligid ng kagubatan. Napakalinaw po ng tubig. Makikita po natin. Sobrang linaw po. Marami pong isda dyan na maliliit. Actually dito, may mga taong nangingisda. Yung ibang part kasi is bawal mangisda. Meron din part po na pwede tayong mangisda.
So ayan po siya. Ayan yung pinaka views niya. So ayan, dire-diretso lang po tayo. Sobrang lawak talaga nito kaya konti lang kinukuha kong videos kasi baka maboring na kayo. Kung hahabaan ko pa ng kuha. So ayan po, makikita po natin na talagang napakalino ng tubig. Actually dito may nakita ako na ano siya. Ahas and then unggoy tsaka yung ano ba yung isa nakita ko dito? Wild boar at ano monitor lizard. Sobrang dami po talaga dito. As long as hindi natin sila gagalawin, hindi rin sila mananakit. Kaya dito talaga sobrang safe. Pati mga animals po. Ayan po siya. Marami din pong snake dito na iba't ibang klase. Mayroong green snake. Sa ganitong long weekend, maraming tumatakbo dito normally. Kasi nga, dito ang malapit siya sa city. Although itong place na pupuntahan natin is napakalawak talaga. So yung 8 hours o 10 hours mong lakad kulang. So nakikita po natin na napakarami talagang tao. So ayan po yung facing niya sa may gilid. Kagubatan talaga siya. Talagang gubat siya. So ayan po. Papasok tayo sa area na yan. So ayan po makikita natin na talagang parang nasa Pilipinas lang tayo. Gubat na gubat. Maraming kahoy dito. Sa atin, sobrang mahal ng kahoy binibili. Dito, napakarami. Actually, ang mga puno dito, inaalagaan po. Bawal silang putulin without permission from the government. Kasi dito, lahat ng nakikita nating kahoy is, ano yan, man-made. 99, let's say 95% is man-made dito. Hindi kagaya sa Pilipinas. Sa atin na talagang sobrang natural yung sa atin. So even though na 95% man-made itong Singapore, marami pa rin pong pumupunta dito ng mga turista. Kasi po napakalinis dito at napaka-disiplinado ng mga tao. Kahit yung mga Pilipinong nakatira dito na gaya ko, sumusunod kami sa batas. Kasi pag hindi kami sumunod, pauwiin kami. Pag ide-deport kami, yun po. Kaya dito, batas is batas. Hindi kagaya sa Pilipinas na lahat ng tao nagre-reklamo. Gusto yata nila maging presidente lahat. So, ayan po. Makikita natin na talaga na kabundukan siya. So, yung mga kasama ko nasa likod. Kasi sabi ko, maiwan kayo sa likod kasi kukuha ko ng videos. Huwag kayong maingay. So, ayan po. Siya talagang kagubatan. Actually, mas gusto kong maglakad sa mga ganitong area kesa sa city. So, masyado nung maingay sa city. Gusto ko naman yung tahimik na lugar, adventure place, para makapag-isip-isip, makapag-muni-muni, yung nakaka-relax talaga siya dito, hindi mo iisipin yung mga problema mo, yung mga stress mo sa buhay, trabaho mo, ganun. Kasi talagang maliliwanagan ka yung feeling na nag-iisa ka lang sa gubat na to, sobrang ganda sa pakiramdam. Kasi sobrang maaliwalas, wala kang maiisip na ganito, ganyan. Kaya isa ito sa pinaka-habit ko is hiking talaga. Hiking, running, tsaka swimming. Kahit na hindi ako marunong mag-swimming, I love beach. So, yun na. Pinagtatawa na nila ako pero okay lang. Kahit hindi ako marunong mag-swimming, at least mahal ko naman ang beach kanila. So, ayan po. Kita mo naman natin na marami talagang kakahuyan sa aking paligid. So ayan na naman po. Hindi tayo maliligaw sa loob kasi may mga point siya kung saan tayo pupunta kung ilang kilometro. So sasabihin niya kung nandito na kayo or nandyan na kayo. Basta susundan niyo lang yung location at alam niyo kung saan kayo lumabas at kung saan kayo lulusot at kung saan kayo nag-entran. So dito tayo kasi gusto kong pumunta doon sa treetop. Ayan po. So ito talaga ay sobrang habang lakaran. Pero okay lang yan kasi I love walking. And I love hiking. So ayan po. Napakadami talagang tao na naglalakad today. Unexpected. So hindi ko talaga inakala. So ito, mabato siya kaya ingat-ingat lang sa pagtakyat. Kaya
Konti lang din ang kinuha kong videos kasi hindi ako pwedeng tumutok dito kasi baka ako'y madulas kasi very slippery and yung apakan natin is marami siyang molds. Kaya madulas, nag-iingat-ingat din po ako kasi mahirap na. So yan po siya is another, ano na naman po, yan, maputik talaga dito, yan, nakatin natin yan. Pababa na po yan, sobrang maputik po. So, konti lang din kinuha ko, hindi ko siya kinuhaan all the way kasi mahirap na. Ito is another area na kinuha natin. So sobrang, ang dami talagang lulusutan dito. Dito, kung kagaya niyo ako na mahilig sa mga trails, sa mga adventure, hiking, pwede kayong pumunta rito. Etong place na to, ang tawag po dito is MacRitchie Reservoir of Singapore. So ayan po siya, another trail na naman na susundan natin, dire-diretso lang tayo. Hindi naman tayo maliligaw dito kasi may mga ano siya. Marami din tayo makakasalubong. So ayan po. Yung sa may left side is a golf area, golf course po yan. So it's a private property. So, hindi po tayo pwedeng pumasok dyan. Pero matatanong po natin dyan na marami talagang tao. So, eto na naman po yung daanan natin. Medyo malubak at mabato siya. So, ayan po. Pero okay lang yan. At least nag-enjoy naman kami. So, ayan po yung kapaligiran niya. Nakita niyo naman po sobrang daming tao. Unexpected talaga. So, akala ko kami lang ang tao, pero sobrang dami. So, sa part na yan, may nakita po kaming isang pamilya ng otters. Hindi po natin sila pwedeng lapitan kasi yung iba kasi very aggressive. So, hindi ko siya nilapitan kasi mahirap na. Kumakain po sila ng isda from that dagat na yan. So, dire-diretso po yan. Mahaba yan, ayun po. Napakahaba. So makikita natin na napakaganda talaga. Everywhere is green. Gloomy, nakikisama ang panahon dahil Good Friday today. Lahat ng makikita po natin is puro green. So ito na naman. Oh, ayan may unggoy po. Yan oh, 'di ba? Huwag lang natin sila sasaktan, hindi tayo aanuhin. Kaya na sabi ko po, don't bring any plastic kasi once na narinig nila po yung plastic na yan, talagang hahabulin tayo. So just to be, ano na lang po, ingat na lang din para sa iyo at para sa mga hayop. Kasi dito, bawal pakainin po yung mga ganyan kasi hindi naman sila nagugutom kasi may mga pagkain dito sa gubat. So yun po, kasi para hindi po sila maging agresibo. So, eto mahaba-habang trail na naman to, paakyat. Makita nyo naman po. Sobrang akyat talaga siya. Yung pawis mo dito talagang tagaktak. Mga ganitong klaseng adventure talaga. Mag-i-enjoy ka. Bukod sa nakapag-exercise ka na, healthy fit ka pa, sexy ka pa. So, yun nga. Sobrang ano. Yan, nakita ko po meron ditong durian from Singapore. So, ayan po siya. Ayan yung puno niya. Ang taas pala ng durian. Hindi ko alam. So, ito, another akit na naman natin. Actually, pababa pataas po dito ang mga places. So, ayan ang aking shoes. Putik-putik na. Kasi from damuhan to the soil to the ano. Marami po. Marami din po ditong Chinese snake na may ingay. And then, monitor's lizard. Yun po. Sobrang dami din po dito. So, ayan na naman. So, nakikita naman. O, yan. Maputik siya, guys. And, papasok tayo dyan. O, yan. Ang putik niya. Dyan talaga ako naputikan sobra. Ayan yung area na pupunta ng treetop. Pataas po siya. So, ayan si Kuya. Tinitignan niya kung saan siya dadaan. So, kami. Nag-decide kaming dumaan dito. Kasi kami, alam na namin yung way. Kasi, lagi kami dito, hindi kami maliligaw. So, kabisado na namin tong lugar na ito kasi kami ay hikers. So, yun po. Dito, pag umulan, pwede po tayong sumilong. Makikita po natin yan. Ayan, gelatong. Ayan, pababa na tayo.
yung mga kasama ko nauna na sa akin. O, diba? Yung iba dyan nagugutom na daw. Sabi ko, wait lang, kakain din tayo soon. So, ayan po. Sobrang nakakaaliw dito kasi marami tayong makikitang iba't ibang kakaibang mga tanawin. So, yung area na po ito, pababa na kami. So, magbabalik na kami sa city. Kasi medyo matagal na kami naglakad. From 7 to, ang time na ito is about 2 o'clock. Mga 2 o'clock po kami nakalabas. Kasi napakahaba talaga nitong lakaran. Anyway, okay lang po yan. Nag-enjoy naman kami pare-pareho. At napaka-refreshing dito. Hindi siya humid. Oh, yan po. Ang ganda ng umbo. Actually, she looks like pregnant. Hindi siya aggressive. Basta wag lang po natin bibigyan ng food. Ganyan niya naman. Feel na feel niya yung pagkuha ko ng video. So, ito. Isang pamilya ng umbo. Napaka-sweet nila. Kasama-sama sila. Nakikita niyo naman ako. Kaya nagsabi ko, as long as hindi natin sila bibigyan ng mga plastic or anything, hindi po sila agresibo. So, ayan po siya. Pababa na kami dyan para lumabas. So, here we go. Nandito na tayo sa city. Back to the city. Kuha po kami ng train pabalik na sa place namin. Kasi sobrang pagod na kami. Pawis na kami. So, magpapahinga lang ng konti. Maliligo. Then, lalabas at kakain kami sa labas. Kasi sobrang amoy pawis na kami. So, ito pong train na to is, ang tawag dito is Thomson Line. Bagong bukas po yan. Dito sa Singapore, sobrang daming train. Grabe. Sobrang easy po ng transportation dito. Kasi dito puro connected lang siya. So, parang mag-exit ka lang, then ka-connect mo sa pagpunta. So, dito po sa Singapore, hindi po napaka-safe dito. Wala ditong bagyo, wala din po ditong mga lindol. So, ito po yung dinadaanan ko, nasa underground po tayo. Yung pinakataas niyan is, kalsada. So, napaka-layo na itong lakaran. Kumuha lang ako ng konting videos para naipakita ko po sa inyo. So, napakaganda po siya at sobrang linis. Bagong bukas po ito. I think nung November yata before Christmas. So, yan po siya. Nag-transfer tayo sa panibagong train kasi nasa red line. Makikita na po. Makikita po natin kung gaano kaganda ang train sa Singapore. One of the world-class trains. So, lahat na lang dito world-class kasi dito yung Prime Minister or President is sobrang galing po. I mean, kasi sobrang galing niya mag-manage ng mga tao dito. At this is train na naman kasi actually nag 3 transfer kami. 2 station lang and then transfer again to another station. Kasi gaya ng sabi ko, magkaka-connect po sila. So, ito po yung last train na pinag-transferan namin. Makikita nyo naman po, napakaganda. Sobrang linis po talaga. Wow, sobrang linis. Ito yung bagong bukas din po yan. Yung T3 na tinatawag dito sa Singapore. Sobrang ganda at napakalinis. Yun po. Sa lahat ng nanood, maraming salamat at sana nag-enjoy po kayo sa mga nakita nyo. From adventure to the city. So makikita po natin talagang napakalinis dito. I assure you guys, sobrang linis dito. 100%. So, yun lang. Mag-iingat po tayo. God bless. Take care. And ciao!